guys, once again, this is Papi Jolo. Welcome back sa aking channel. And ayun guys, before tayo mag-start sa ating video, I just wanna give an update sa ating YouTube channel. And we've been making baby steps sa ating YouTube channel. Meron tayong 3 videos na upload sa ating Act series. And meron tayong nadagdag na 3 subscribers sa ating YouTube channel. And I just wanna give some special shoutouts sa mga nag-comment sa videos. First is yung kay Harold Lingayo. He commented, "Nice bro. Hey bro, kamusta dyan? Kita-kit soon." And kay Krumi Tokisaki, "Road to 500 subs. Yeah, hopefully road to 500 subs tayo. I don't know how long, pero yun, road to 500 subs tayo." And also kay Enzo Gaming, "Goods. Goods tayo dyan, Nico. And Isko." Antagal naman daw. And last but not the least, kay Jerly Arambulo, "Sana mapansin yung nods. Hehehe, pa-Isko naman. It's a long way to go, pero we'll see what we can do. Pero maybe if we get to 1,000 subscribers and ma-monetize sa YouTube channel, maybe makakuha tayo ng isang lucky scholar sa mga magsusubscribe sa atin. We'll see how we can do that. I'm not promising anything. Pero ayun, tignan natin. Hopefully, pag naka 1,000 subscribers tayo. So, ayun guys, going to the point of this video, I just wanna talk about yung first week ko of playing Axie Infinity. So ngayon is our first week ng paglalaro natin. We've already played 7 days or 1 week. So ayun, we're on our first week of our Axie Infinity journey. And first, I wanna talk about what first week of playing Axie feels like. So syempre, beginner tayo. Gusto ko i-share yung aking beginner vibes, yung aking newbie feels, kung tawagin. And first game ko sa adventure was like, bato lang ako ng bato ng skills. Hindi ko pa siya gaanong iniintindi, kaya try ko lang what kind of skill yung mapapatay agad yung kalaban, or tinitignan ko lang pag mamatay na ako, ah, eto heal, sige heal tayo. Mga ganong types of scenarios. And tinitry ko din syempre na ano kaya mangyari pag tinumbo ko to dito, yung, lalo yung sa mga steel energy or yung mga zero cards. Kaya try natin isa-isa yon. Sometimes meron din tayong moments na nag-overkill ako sa isang monster or ano bang tawag, chimera. Nag-overkill ako, let's say 100 na lang yung health niya, gagamit pa tayo ng 105 and then ng 120 na card. So yun, nasasayang yung cards. Yun yung mga notice ko sa aking first game. And first game ng ating arena, ayun, talo. So mostly I lost due to team composition, kasi nga ayun, maybe mas better yung team nila. And second, yung inexperience. Syempre sila matagal, maybe makalaban ko is matagal na naglalago ng Axie. And poor strategies din na, ayun nga, wala pang masyadong synergy yung mga skills. Wala ding masyadong, alam mo yun, hindi cohesive yung bato ng skill ng isa, and hindi siya nag-synergize sa bato ng skill ng isa. So yun yung mga mostly inaral ko from day 2 onwards. But still, this team is winning pagdating sa arena. Yung position natin sa arena ngayon is nasa bracket na kung saan pag nanalo ka is makaka 7 SLC ka. So nandun tayo na medyo bracket. Second is yung server. So server wasn't so smooth at all on the first day. Mostly down yung server, and I think nakapaglaro lang ako thrice sa adventure and isang beses sa arena, talo pa. So yun yung experience natin sa first day. From second day until sixth day, smooth yung server pagdating sa PC. As in, sobrang smooth. Maupo ako ng isang upuan, and then from start to finish, walang hassle. So ayun yung na-experience natin from second day to sixth day pagdating sa PC or sa laptop. I don't know sa phone. Sa phone, I think mostly is down, especially sa iOS, which is like super unplayable ata pagdating sa, as I've read sa comments sa Discord or sa chat sa Discord, super unplayable. But on the seventh day was the fun part, kasi buong araw down yung server, and then pagdating ng 3 AM sa Philippines, 11 PM dito sa UAE, it worked all of a sudden. So at that time, 11 PM, patulog na ako, and then pag check ko sa Discord one last time, may nag-comment na server's up. Immediately, I opened my laptop, tried, and then smooth siya. Medyo down, and then magiging up, and then magiging down, and magiging up. So, I had to switch from laptop to phone, to laptop to phone, whichever is working. And then,
we became part of this 3AM gang sa Discord and the Clutch gang na before mag-reset yung server is nakompleto natin yung ating daily quest and naka 100 tayo sa adventure. And then experience gained pagdating sa ating axes. So experience na nag-gain natin sa adventure, we were able to level up our axes hanggang level 14. So currently level 14 yung ating axes ngayon. Although I think makikita siya. Oh yeah, nakikita siya ngayon. So ayan, makikita nyo, level 14 yung ating axes. Kaka-level 14 lang nila actually. Right now, I've been spamming Ruin 16 kasi yun yung level na kaya kong tapusin. Actually, ngayon nasa level 18 na tayo, but I'm spamming Ruin 16 kasi Ruin 16 gives more experience than Ruin 17 and hindi ko pa actually kaya yung Ruin 18. So, doon tayo sa Ruin 16. And before that, mga first day until 6th day ko, I've been spamming Ruin 5, Ruin 9, and Ruin 12. So, Ruin 5 kasi Ruin 5 to 9 gives you the same SLP pero mas mabilis yung sa Ruin 5. So, yun yung pinrioritize ko. And then, nung kaya ko na yung Ruin 9, sige, mag-Ruin 9 tayo. And then, after that, nung nag-level, I spammed Ruin 12. So, after that, nung Ruin 12, from 13, 14, 15, 16, 17, smooth siya. I mean, kahit nalaro ko yung limang yon ng straight na hindi ako natatalo until Ruin 18 na doon na nga hindi ko na kinaya. And then, I searched. I realized that I should have been spamming Ruin 16. And then yun. And then SLP gain. Ilang SLP buy nakuha natin in 1 week. So on our first week na nakakuha tayo ng 1,091 SLP. So makikita nyo yan dito sa inventory. Ayan, meron tayong 1,091 SLP. So how did we get to 1,091 SLP? So, papakita ko sa inyo yung aking notes ngayon na I've been recording my SLP gains throughout the whole week. So, ito, makita nyo sa aking notes sa SLP tracker ko. On July 20, our first day, we got 29 SLP. Kasi nga, yun, price lang ata tayo nakapaglaro sa adventure or I don't know how many times. And then, natalo pa tayo sa arena. So, 29 lang inakuha natin. And then, on July 21st, we got 146 SLP. I remember this one was I was trying to reach 150 pero naabutan tayo ng reset. So, hindi siya nag-count. 146 SLP. Then, July 22, we got 150 SLP. So, nakuha natin yung minimum for a day pagdating ng July 22. And on July 23 naman, we had 164 SLP. So, nanalo tayo ng 2 arenas na may energy tayo. So, we got 7 SLP each win. So, 150 plus 14, 164. And then, on July 23 also, something happened sa server, nag-reset yung 100 limit pagdating sa adventure. So, nadagdagan tayo ng 100 SLP. And siguro pambawi na rin dun sa July 20 na mahina tayo. And then, ayun. I don't know also if makokorrect siya in the following days. But still, an SLP is an SLP. If makuha siya, then okay lang din. If hindi naman siya makuha, then better. And then on July 24th, we had 157 SLP. So, we had one arena win na meron tayong energy. So, 150 plus 7 SLP na win natin. And then, July 25, we had 164 SLP. So, nakadalawang arena wins ulit tayo na may energy tayo. And then, on July 26, on our last day, sa ating first week, we had 181 SLP. So, yun guys, naka-apat na arena wins tayo and then isang draw na binigyan ako ng 3 SLP. So, yun, 181 tayo sa July 26 with the first week total of 1,091 SLP. So, mostly nag-average tayo ng, let's say, 164, yung masasabi kong average natin pagdating sa ating nakukuhang SLP per week. And then, we're average, ang lowest win natin sa arena is naka-isa tayo, and then highest is 4, and then 1 draw. So, if magtataka kayo, so paano ka nagkaroon ng SLP sa arena? So, ganito yung naging breakdown ko ng energy usage ko for the whole week. So, I'm spending energy sa arena for 15 energy
and then let's say meron pa tayong matirang 5 energy, syempre hindi maiwasan, although I've wanted sana na yung full energy natin sa arena, hindi maiwasan na what if mag-arena kaya ako, baka manalo, etc. something like that. So ginagamit natin yung 5 energy natin sa arena, and then yun, nakakachamba tayo ng panalo, and then mostly on the 4th to 7th day, pag nakaka-level na yung Axie ko, for example, nag-level 12 na siya, or nag-level 13, nag-level 14, mostly hindi na ako nangihinayang na pag-arena kasi ayun na, na-achieve na natin yung 1 level per day pagmula nung day 4, 5, 6, until 7. Ayun guys, that was my first week of playing Axie Infinity. And now we're going on our second week. And hopefully on our second week, makapag-claim na rin tayo ng SLP. And yun, if wala pa kayong Axie, I hope this inspires you to get one. And if walang pambili, try to find ways kasi sulit siya guys, sulit na investment. So first week, nakaka 1,000. Plus na tayo ng SLP. On our second week, we'll be having 2,000 SLP, hopefully. Siyempre, yung rate ng SLP is tumataas, bumababa. So, we'll probably pick a day to cash out our SLP on a day na feel natin na worth it na mag-cash out ng SLP. So, ayun guys, thank you for watching this video. Once again, patuloy nyo lang subaybayan itong ating Axie series dito lang sa aking YouTube channel. And maybe soon, pag dami tayo ng subscribers or pag nakadami tayo ng SLP, maybe makakuha tayo ng scholar. And then, ayun guys, that's it for this video. I hope you like this one. If you like this one, please do comment, share, and subscribe. Consider it. So, malaking tulong yan sa ating YouTube channel and malaking tulong din yan sa ating goals moving forward. And ayun guys, once again, this has been Papi Jolo. Peace out. Let's go.